Yon! Yon, so ka-network, ang topic natin ngayon ay ang Joint Administrative Order 2020-0001. Ang daming zero, no? So ano yun, ka-network? So actually, ito yun, binabasa ko na siya kanina pa. Gusto ko lang i-elaborate sa atin yung pointers lang na kukunin ko lang yung para sa mga nagbabike, no? Kung anong mga dapat nilang gawin. Anong tawag doon? Ayun ay Guidelines on Proper Use and Promotions of Active Transport During and After the COVID-19 Pandemic. So medyo nasa after na tayo ngayon. So applicable pa rin to. So actually maraming nakasulat dito. Tara, simulan na natin, no? So mag-focus lang tayo sa mga bagay na applicable sa pang-araw-araw, na possible na hindi alam ng mga gumagamit ng bike lane, no, ka-network. So una nga pala, shoutout sa mga ka-network natin yung gumagamit sa bike lane kahit hindi naman traffic. So bawas-bawasan na natin yon. Pero kung traffic, alam nyo naman. Yan, so mag-focus tayo sa safety guide. Sa safety guide for bikers muna, ka-network, no. So una, sabi dito, dapat yung bike at saka yung nagbabike, ito meron sila. Una, ang bike dapat may brake. So, pansin ko kasi sa ibang nagbabike, dire-diretso lang sila kahit pula yung traffic sign, dire-diretso lang, parang wala silang brake. So, actually, ka-network, no harm feeling, no? So, discuss lang natin to para masabi sa inyo, sa mga nagbabike, or kung may kaibigan kayo nagbabike, pakishare tong video na ito yung mga rules. Mamaya yung violation, tignan natin. So, dapat daw may helmet din. Dapat may lights, dapat may reflectors, dapat may cycling vest or sash. Tapos dapat may elbow pad at saka knee pad. Tapos dapat naka-biking clothes. So bawal yung walang damit. Joke lang. So una daw, dapat marunong din sila ng mga basic hand signs. So hindi ko na i-discuss yun. So salamat nga pala kay Senator Mark Villar, no. Meron siyang bagong panukala, yung bike lane law yata yun, 2022. So aim nun na magkaroon ng office. Tapos isi-seminar yata yung mga nagbabike para matuto ng mga bagay na to, no. So shout out, boss, maraming salamat at ginaguide mo sila. So next topic natin yon. So diretso na tayo kagad sa mga violations kasi ayoko sayangin yung mga precious time nyo. Diretso tayo sa number 18 ng page na to. Ang sabi dito, chapter 4, enforcement and penalties, no. So nandito na tayo sa exciting na part. Skip nyo na yung dulo. Dito tayo mag-focus. Una, sa mga motorist, sa mga hindi nakabike to, sa mga motorist, so sa ating lahat. So una, sabi dito, letter A, tapos one. Sabi dito, obstruct or park in protected bike lanes and pedestrian walkways shall be liable for obstruction. So alam na natin lahat yun. Bawal talaga tayo mag-park doon or humarang lang basta-basta. Siguro maliban lang kung emergency, no, mag-hazard na lang kayo. Tapos number 2, sa number 2 doon, make right turns when the traffic lights is red shall be liable for violations. So alam na natin din lahat yun na huwag tayo basta-basta liligo kasi pwede tayo ma-red light doon, di ba? So yung iba na huli doon. Number 3, drive through slow street above the allowable speed limit. So actually lahat naman tayo sumusunod dun, eh. So okay na din yon. Number 4, drive through a people's street. Meron bang guilty sa atin dun? So kung meron man, para sa ito. Tapos number 5, collide with cyclist or pedestrian. Ito medyo konflikto. Mamaya sa kanila meron din. So possible lusot kayo, possible hindi. So collide with a cyclist or pedestrian in a bike lane in a pedestrian walkway, a slow street or people's street shall be considered as committed offense of reckless. So ang hirap ng reckless driving yun. Mahirap yung violation nun. Tignan nyo yung mga luma kong video, meron tayo nun. Tapos B, so ito na, para naman to sa mga nagbabike. So dito tayo mag-focus talaga, no, kasi marami ako napapansin. Gusto kasi safe din yung pati mga nagbabike, hindi lang yung mga nagmomotor, no, pati mga nagbabike. So dito tayo sa B, number 1, crosses the intersection or jump on red signal light on major road shall be liable for disregarding traffic signs under existing city or municipal, shall be subject primand or any such action penalty. So meron tayong lumang video kung paano sila magbabayad ng penalty. Mamaya pagtapos ito, tapusin muna natin to kasi maganda tong part na to. So number 2, process major roads at grade when prohibited and proper crossing instruction. So
Yun, so kung bawal naman kayo tumawid doon, huwag kayong tatawid lalo sa pedestrian lane. Hindi po yun bike lane. Huwag po tayong tatawid doon. Huwag po tayong bababa sa bike, tapos tatawid. Ang gawin po natin, huminto tayo sa tamang hintuan, tapos kapag ka nag-okay na yung traffic light, tsaka tayo kung maliwa, kumanan, or dumiretso. Suggest lang po, suggest lang. So gusto ko kasi safe po kayo. So number 3, fail to make proper, clear, and timely hand sign when changing or exiting the bike lane resulting to crashes with motor vehicles or pedestrians shall be liable failure to give proper signal under existing city ordinance. So ayun yung kanina sa motorist na pag nakabangga ka. So yun kasi pag nakabangga ka sa bike lane, ito naman kapag nabangga mo yung bike lane na lumabas. So pwedeng vice versa, pwedeng palabas siya, palipapasok ka, kabanggaan kayo, pwedeng gano'n, no? So i-anong nyo na lang. Ibasahin nyo na lang itong dilg.gov.ph na memorandum na to, no? Number 4, so ito yung pinakamalapit. Ride their bicycle when drunk. Resulting coalition of vehicles. Yun, so bawal mag-drive ng lasing. So kahit naman sa motor. So yun, no? So yun ang pinaka-main topic kaya ako na-discuss itong memorandum na to. Kasi gusto ko safe din yung mga nagbabike. So kung meron kayong mga kaibigan na nagbabike na hindi alam itong mga rules na to, na bawal pala yun, please share na lang to sa kanila. So ano yung violation? Natapping natin sa luma natin video. Ang gagawin ng enforcer na makakahuli sa inyo, although wala pa akong nakikita nagagawa, no? So sana ma-seminar din natin yung mga enforcer natin na meron palang ganito. Kasi napansin ko wala naman enforcer na gumagawa eh. So kung meron man, shoutout sa inyo, comment down below kung sino man po yung enforcer na yun. Saludo po ako sa iyo. So yun, no? So ang gagawin po ng enforcer na makakahuli sa mga walang lisensya. So technically, ayun po yung bike, e-bike, at saka yung electric scooter, tama, no? Yun, walang lisensya. Ang gagawin po niya, pag natikita niya yung taong yun, pupunta sila sa pinakamalapit na bayad center at nagbabayad yung tao. Pero kapag ka walang pambayad yung tao, ang gagawin ng enforcer, kukunin niya yung kung ano man yung ginamit nung nahuli niya, kung bike man o electric scooter o electric scooter, nasa custody muna nila hanggang makabayad yung tao. For 6 months. So, ayun na mga ka-network. No? Ayun yung mga fine. Kung ano yung fine nung nakamotor, ayun din yung fine nila. Wala pong bago dun. So, yun mga ka-network. Please share na lang tong video. No? So, hindi ko naman kayo nire-request lagi na mag-share. Actually, ito mga huling video kasi mahalaga yun. So, please share na lang to, no? So, mga ka-network, kung hanggang dito, mabot ka, maraming salamat sa iyo. No? Kung napapanood mo to sa TikTok, maraming salamat sa pag-heart at pag-follow. Kung napapanood mo naman to sa YouTube, maraming salamat sa pag-like at pag-subscribe. Kung napapanood mo naman to sa Facebook, maraming salamat sa pag-like at pag-follow, no? Ka-network, maraming salamat. So, pinopromote talaga natin ang safety riding kasi gusto ko safe kayo lahat, no? So, medyo takot din kasi ako sa kapakanan ng mga nagmomotor. Lalo sa mga nakabike. Siyempre, pag nabangga mo yun, sabog ulo nun. Joke lang. Yan, so, maraming salamat ka-network kung hanggang dito umamot ka, no? Please like and subscribe na lang din sa kung saan mo man to napapanood. Hanggang dito na lang. Peace out.